Nagpahayag na si Governor Aurelio Oye Umali ng hindi pagsang-ayon na gawing quarantine center ng mga taong hinihinalang may novel coronavirus o ng mga Pilipinong galing China ang Mega Drug Rehabilitation Center sa Port Magsaysay, Nueva Ecija. Sinabi ito ni Governor Oye Umali sa harap ng mga empleyado ng Kapitolyo sa isinagawang flag raising kaninang umaga. Ayon kay Governor Oye Umali, gumawa na ang sangguniang panlalawigan sa pamumuno ni Vice Governor Doc Anthony Umali ng isang resolusyon na hindi pinapayagan na maging quarantine area ang lugar na ito para sa kapakanan umano ng kanilang nasasakupan. The sangguniang panlalawigan will come up with a resolution that we are not in favor of accommodating. Ang hakbang na ito ay ginawa matapos ikonsidera ng Department of Health na isa sa limang pinagpipili ang gawing containment area ang naturang Mega Rehab Center. At yung announcement ni Secretary Duque na they are considering Port Magsaysay as a venue for the quarantine ng mga suspected or dun sa mga biyaheng galing sa mga lugar na pinagbabawal. Dagdag pa ni Governor Umali na hindi kaaya-ayang lugar ang Mega Rehab para gawing quarantine area. Ginawaan niya ito para sa mga taong biktima ng illegal na droga. Matatandaan ang Mega Drug Rehabilitation Center ay binuksan noong November 29, 2016 bilang suporta sa drug war ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ni Gov Umali na ipinagbigay alam na niya ang sentimyento ng mga kalalawigan kay Senator Bongo at umaasa si Umali na ikukonsidera ito ng pamahalaang nasyonal. Ang ating po mga kababayan ay namamahala. Bilang ama ay aking pong pinaalam kay Senator Bongo ang sentimyento ng ating kalalawigan. And the good senator acknowledging our sentiments ay naniniwala po ako na ito ay magkakaroon po ng timbang sa anumang desisyon ang gagawin ng ating pamahalang nasyonal. Sinabi din ni Gov Umali na ang lalawigan ng Nueva Ecija ay hindi tumatalikod sa mga nangangailangan, ngunit kailangan din niyang gumawa ng nararapat na hakbang para sa kapakanan ng kanyang nasasakupan. Ang nararanasan umanong crisis ng bansa ay kailangan lamang ng unawaan ng bawat isa at itaas sa Panginoon. Sa dami po ng nangyayari, at sa gitna ng lahat ng mga hindi pa natin alam kung paano, we are rest assured that if we believe and put ourselves wholeheartedly our faith to God, perhaps whatever comes our way, we are assured that we can overcome all this pain and suffering. Para sa Balitang Nueva Ecija, Maureen Pagaragan nag-uulat. Para sa DWNE Teleradyo, ang inyong kakampi.